So yun guys, ito, i-share ko lang ulit bago tayo mag-umpisa guys. Paano ko kayo tuturuan sa Splinterland? Yan, please click the link on this description box. Yun po yung referral code ko, mga kosa. Sana yun yung gamitin nyo pag-register ninyo, yung link na yun, para kahit pa paano ay makuha tayo, mga kosa. Okay? So salamat. Let's go back to the video. Salamat po, kosa. Thank you, thank you, thank you. So ayun guys, welcome to my YouTube channel, mga kosa. Ngayon tuturuan ko naman kayo paano gumawa ng account dito sa Splinterland. So ang kinaganda dito sa Splinterland is mura lang po ang investment ninyo. So makakapag-try na kayong mag-grind, okay? Bibigyan ko kayo ng tips and how to start, okay? Paano mag-register, paano gagawin sa umpisa. So, ito pinakamaganda itong pang-start siguro ang gagastusin nyo lang dito around siguro 1,100, okay? 1,100 or mga 1,100 or 1,200. Okay, 11 days nyo na po yung gagawin. So, ito yung parang mabibigay kong tips sa inyo, mga kosa. Sana i-like, share and follow nyo po yung aking page. Ayan, kung wala pa po kayo sa aking page, pwede nyo po i-visit yon. Ang page natin is fb.com/renmarktoph. Okay, yun po ang page natin. Tapos kung hindi pa po kayo kasali sa My DeFi Pet Family, yun po yung group naman natin. So yun, check it out. Ngayon, ginagawa ko na po lahat. So ngayon, meron tayo ngayon is Splinterland. So gagawa rin tayo ng group for certain group para dyan sa community natin, sa mga Splinterlands natin, mga kosa. So ito, kakapasok ko lang din, kinalkal ko na. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-register at paano magsimula. Sa gagawin natin ngayon is MetaMask tayo. So susubukan natin mag-register gamit yung kung paano ba siya mag-register, paano ba siya mag-earn, paano ba siya. So yun, tuturuan ko na kayo hanggang doon na. So yun, kailangan natin gawin is mag-login. Okay, nandito sa upper right. So create account. Pwede nyo gamitin yung MetaMask ninyo. The same time is parehas lang naman din yun. Kung gagamit kayo ng MetaMask, mamaya sasuggest nyo na rin na ibigay yung email nyo. So pwede nyo i-click yung MetaMask ninyo. Okay, lagay nyo ulit yung account ninyo. Pwede nyo naman gamitin yung account ninyo. Ayan, pwede yung same MetaMask. Okay. Ayan. So, sign in kayo. Okay, same MetaMask siya. So, yun nga lang. Ito na nga po yung account ko. So, ang gagawin natin is log out natin ulit, guys. Okay. So, ang gagawin natin is mag-login tayo. Create tayo gamit ito. Okay. Yung account talaga na pwede natin gamitin. So, login tayo. Meron tayo rin mark. g2018@gmail.com. Okay, confirm email. So yun, pagkatapos yung i-gamitin yung email address nyo, so ayan yung email address natin, double check natin kung parehas. So tama ba, GE, okay, 2018. Okay, pagkatapos yung create password, okay, ilagay nyo yung password nyo kung anong trip nyo ilagay na password. So ako, lalagay ko yung aking password. Okay, create. So ayun. So ayan, tutorial. Para sa akin, skip nyo na kasi hindi naman, tuturuan ko na rin kayo ng basic lang. Okay, so skip na muna natin yan. So tayo si pupil, profile. Ayan na yung pangalan natin. So, una yung gagawin is kailangan natin bumili na spellbook. So, bakit tayo bibili na spellbook? Kasi guys, pag wala kayong spellbook, tapos nag-battle na kayo kagad, nag-rank kayo. So, makakapag-rank naman kayo,
problema, hindi kayo makaka-earn ng DEC. So yes, DEC yung cryptocurrency niya, yung coin niya, yung token niya. So DEC, ang kinaganda dito ay sa kailangan niyo ma-unlock din yung ano, yung shops, basta yung marketplace, kailangan niyo yun pag in-unlock niyo yung spellbook. So magkano si spellbook? Click natin. Okay, magkano si spellbook? Si spellbook ay nagko-cost ng ano si spellbook? What do you call this? $10. So bago natin gawin 'yan, punta tayo sa affiliate program. Oo nga pala. So tingnan natin kung mahahabol pa natin yung affiliate natin. So uulitin ko, meron tayong affiliate. Ililink ko na lang sa description since wala na tayong magagawa dito. Tutuloy na natin to. Okay, so yun nga, katulad ng sabi ko, ipin natin yan. Okay, so unang-una natin gagawin is bibili tayo. So ang kailangan dito is kailangan yung cryptocurrency is Binance USD. Okay, so BUSD. So ang kailangan natin, so kailangan i-prepare nyo na yun. So i-connect natin yung ating account dito. Okay, account 2 ba to? Hindi, account 1 dapat. So ayan, so gamitin natin yung ating account 1 para meron tayong assets. Tapos kailangan natin ng worth $10. So swap tayo. Tapos BU Binance, ayan. So kailangan natin ng 0.02 $10. Kailangan natin $10 eh. So sabihin na natin 0.25. Ayan, 0.25. So gagawin natin pala is hindi na $11. So gawin na natin siyang, para makapag-start tayo is kailangan natin ng parang $22 or 21. Saktuin na natin. 4921. Kung kukumputin natin, the $21 is around 1,050. Sabi ko nga sa inyo, much better kung medyo pasosobrahan nyo. So 21.91 times natin sa 50. So that's 1,100. So gawin na natin 50 para sigurado lang. $22. So 22 times 50. So 11. So yan, na BUSD. Okay mga kosa, BUSD kasi yung kailangan. So yun, swap natin. Okay, pagka-swap natin yan, waiting lang tayo. So swapping tayo 22. Maliit lang naman yung ano niya na yung gas fee niya, wala pang 50 or wala pa. More 25 pesos, 20 lang yan. So yun, swap natin, hintayin lang natin. Okay, completed. So close na natin yan. Meron na tayong 23 na BUSD. Okay, so pagkatapos nyan mga kos, ang kailangan nyo lang gawin is click lang to. Okay, tapos click nyo yung buy, make payment, papasok yan sa MetaMask ninyo. Tapos andyan na kagad yan, i-confirm nyo lang. Pagka-confirm nyo yan, papasok na yan sa transaction kagad ninyo mga kos. Okay, hintayin nyo lang saglit, kumalma lang tayo kasi chine-check pa niya yung payment natin. And transaction confirm, view on MetaMask. So confirm na siya. Waiting na lang tayo. So nabawasan na kagad yung BUSD natin kosa. So yan, hintayin lang natin. Hintayin lang natin. Hindi ko na to i-skip mga kosa. Yan, chill-chill lang na tayo. Saglit lang naman to, wala pa yan, 20 minutes na yan dito to, ayan. Ayan, tamang chill lang at ayusin natin, dahan-dahan lang. So ayan, kailangan natin guys, simulan to ng smooth. Kasi nga ako na nagsasabi sa inyo is, maliit yung investment dito, pero mas malaki yung chance. Kasi nga katulad nga sabi ko sa inyo guys, na-experience na namin nung kapatid ko, nung shinare ko sa kanila mga kosa, sa totoo lang is, nung shinare ko sa kanila to,
yung shinare ko sa kanila to, yung kapatid ko mismo, nakakuha ng 2000 DEC. Okay, nakakuha siya dark energy crystal kagad nung unang beses siya magbukas ng chest. Okay, so yun yung daily quest na yun, Kosa. So yung katulad nga na sinabi ko, so yan, nakapasok na. So papangalan ko dito si Renmark To 1, kasi meron na tayong Renmark To na una, so siya na si 1. So ayan, siya na si Renmark To 1. So kailangan nyo ilagay yung pangalan nyo doon, kasi yun na yung magiging ano nyo, name nyo talaga. Congratulations, account upgraded. So yan, pag once na upgraded na yung account nyo, pero na kayong, meron na kayong libreng card pack na daily quest, rank season reward, earn DEC by winning rank point tournament event, Hive blockchain account. So meron na rin kayong Hive. Okay, yung Hive is parang wallet din siya na pwede nyo mas mabilis ma-transfer. Kunyari gusto nyo ipasahan yung kakilala nyo ng DEC, kunyari magbebenta kayo ng DEC, magpapasa kayo ng mga items dito sa game na to, pwede nyo gamitin si Hive kasi nga yun yung wallet niya talaga. So close nyo lang yan. So since may Hive na kayo, eto po yung bakit po kayo pinasobrahan ng $10. So this is the reason why, kasi nga guys, na-check na to, sinubukan na ng iba, ito ang ginagawa nila. So kasi pag nanalo kayo sa battle, once na you go to the battle, magkakaroon kayo ng daily quest. Pag natapos nyo yung daily quest nyo, mga kosa, ang ibibigay lang sa inyo is one chest. Okay? Pero pag bumili kayo dito sa shop, punta kayo sa shop, punta kayo sa potion, meron dito extra. Okay? Receive 5 additional loot chests. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung bilhin, para once na dala, nagawa nyo yung daily quest ninyo, na isa lang dapat yung chest. Pwede naman yun kung yung investment yun po is 500 pesos. Yun nga lang, ito is extra lang to. Okay? So every day is meron kayong daily quest na 1 crate yung makukuha nyo. Okay? Yung 1 crate na yun, pwede nyong gawing 5 crates. So magiging 6 crates yung bubuksan nyo every day, every 24 hours, kasi every 24 hours nagre-reset yung daily quest. Okay? Tapos, kaya natin ito pikilin. Bakit 11? Kasi may promo siya. Okay, may promo siya na pag bumili ka, may isa kang makukuha na charge. So, after nyo bilhin yan, ang kailangan nyo, pay with credits pa rin, mga kosa, kasi wala nga tayong DEC. O, hindi nyo masyado kailangan bumili ng DEC, kasi nga, pwede nyo namang makuha yun or mag-buy credits ka na lang. So, paano ko magbabayad? Siyempre, $7.50. So, buy tayo ulit. Gamitin natin ulit si BUSD. So, pwede na kahit $20 lang kayo. So, may susobra na dun. So, ayan. MetaMask ulit. Okay, purchase lang ulit. Katulad nung pinapakita ko sa inyo, mga kosa. Ganun lang kabilis. Purchase nyo lang ulit to. The same time, magkakaroon din kayo ng chance na mag-earn. Okay? Katulad nga nung sa kuya ko, sabihin ko sa inyo, kanina example. Nag-purchase siya, nag-ano siya, nakakuha siya ng 2,000 DEC. Okay? Nakachamba siya. So, 2,000 DEC is mabilis sa 700, kasi 2,000 times mo na lang na 0.3 is 600 na. Sa 0.3 pa lang po. Ang value po ngayon ni DEC, CoinGecko, okay. Ang price ngayon ni DEC, Kosa, is around ano na siya, dark energy crystal, is nasa, hindi, ito ba yun? And 0.0, ito ba yun? Ito ata, dark energy crystal ba yun? Ayan, kukonfirm ko lang, ha. DEC. Ayan, DEC nga. Ayan. Kukonfirm natin, 0. Okay. 0 times natin sa 2,000. 15 times natin sa, so ano yan, $15 yan, times natin sa 50, so that's 770 kaagad, mga kosa. So kung yung kapatid ko halos kalahati na kaagad ng ROI yung nangyari,
Tapos kailangan nyo went to okay, verify your email. Siyempre, verify nyo mga kosa. Tapos, pero hintayin nyo muna to. So, yun na, pumasok na yung credit natin dito, guys. Pumasok na yung 7,500 credits. So, pay with credits na lang natin. Okay, are you sure? Yes, okay. Purchase natin mga kosa. Ayan mga kosa, click natin. Hintayin lang natin, purchase. After that, meron na kayong 11 charges. So, yun na, ganun lang kabilis mga kosa. Meron na kayong quest potion. Quest potion, ulitin ko, yun yung para sa daily quest ninyo. Kasi guys, pag hindi kayo bumili nito, isang daily quest nyo is isa lang ang chest na i-open nyo. So, sayang kung ako sa inyo. So, eto yung kailangan nyo. So, kailangan natin i-sneak. So, meaning nito i-sneak, pag tingnan nyo yung details, stealth mission, the enemy is hiding their secret weapon behind the legion of heavy armed guard. Sneak pass through the... Ito yung kailangan nyo, kumbaga sa ano, guys, ha? Okay, para to dun sa... Para magkaroon kayo, kailangan nyo makakuha ng ano, gawin yung mga stealth mission, katulad yan, sneak. So, kailangan nyo mag-battle ng rank game, tapos sneak skill, okay? Pagpunta kasi kayo sa mga skills nung ano natin, cards, meron kayong makikita na sneak. Ayan, katulad nito. Kailangan yung gamitan yan. So, ang technique dyan, pag ganyan yung sneak, kailangan yung gamitin. Gagamitin nyo dapat yun pag nag-battle kayo. So, pag battle kayo, okay. Papakita ko sa inyo one battle lang para may idea lang kayo. Okay, make a team. So, ngayon gagawin natin is, eto guys, eto yung cards, tapos eto yung mana cost nila. So, syempre summoner, pipili kayo, may kada summoner, may mga free skill siya. So, eto meron siyang plus 1 dyan, tapos friendly monster have 1 speed. So, eto gawin natin para mabilis tayo. Tapos kailangan natin sneak katulad niya. Pero syempre ang front row natin is tank dapat. Lalagay ko si Cerberus kasi gusto ko to. Makunat siya. The same time meron siyang restore every round, okay? So kiklik natin siya, Cerberus. So meron pa tayo. Ito yung mana guys ha, nasa upper left. So that's our mana. So lalagay na natin yung sneak. Isa. Pwede pa tayo maglagay ng sneak ulit, pangalawa. So, yan. Tapos, syempre, pure damage na tayo. Maglagay tayo ng, ano, ng range. So, ito melee, range, tapos magic. So, tapos na tayo sa melee. Pwede na natin i-off yung ano natin, melee. So, para range na lang na tayo, no? So, i-click natin fire elemental. Si spark, lagay ko ba to? Pero mababa buhay, pero lagay na natin. Tapos, sa dulo, si mage. Pili na lang tayo dito ng isang malupit ang mage. Para sakto lang. 24 mana cost. Para saktuan lang. Tapos, try na natin ilaban. So, pagka chinek nyo na yan. Off natin yung sounds. Medyo maingay. So, yan. Cerberus. Rumble natin. Start. Round 1 mga kosa. So, pwede nyo pabilisin yung match. Pwede nyo skip. So, ako papabilisin ko lang para may idea ako. So ayan, kinagat nila kagad yung aso. Ginulpi na kagad natin yung aso. So yung sneak natin, ulitin ko yun yung parang backdoor sa Axie mga kosa. Sa likod siya tumitirada. Okay. So ayan, Google pin na natin yan. Pag tumirada kasi yung sneak dun kagad sa likuran. Okay, drop na yan. Ayan, gulpin na yan. Lahat yan atakihin na. Boom. Okay, drop na yan. Di naman nanalo yan. Okay, so yun guys, congratulations to us. Meron na agad tayong nakuwang one sneak mga kosa. Kailangan ko lang yan i-reach hanggang maabot ko yung dulo. And then the same time, magkakaroon tayo ng claim button. So papakita ko rin yun mamaya sa inyo guys. Masyadong haba yung video, pwede ko rin naman pakita sa inyo. So papakita ko sa inyo kung paano ba maging diskarte. So make a match ulit natin. Si Pierre ulit tayo para tayo mauuna kasi may speed plus 1 siya. Tapos Cerberus ulit. Tapos ano ba, pwede natin gamit. Focus muna tayo sa melee natin. Ayan, melee.
So, mili tayo. Yan, lagay natin yan. Sneak. Okay, wala na tayong sneak dyan. So, off natin. Range naman. Sa range, meron ba tayong sneak pa? Wala na rin. So, ito does additional damage. Okay. Ito, goblin. Tapos, 23 pa. So, pwede pa tayo maglagay nito. 5. Tapos, lagay tayo ng 2. Ayan. All goods. Ayan, guys. Gini-ready na natin, mga kosa. Para isang mabilisan tutorial lang, guys. Para magkaroon kayo ng konting idea. Ayan, mga kosa. Para matutunan nyo yung step by step, mga kosa. Ayan, katulad nyan. Rumble na natin. Okay, pwede natin skip yan. Katulad nga sabi ko sa inyo. Katulad yan, panalo ulit tayo. Drop kaagad siya. So, yan, panalo tayo. So, swerte tayo sa mga nakakalaban natin ngayon. So, dalawa na yung sneak natin, mga kosa. So, yun, guys. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na napakabilis lang. So, dalawa na yung sneak natin. Kailangan natin is, ang daily quest natin is 5. So, yan. So, more on leaf siya. So, wala tayong masyadong gagawin dyan. Ulitin lang natin yung sinet up natin na combo kasi mukhang effective naman. Lagay natin yung sneak. Lagay natin itong ano. Tapos, ano ba ba? Lagay natin si kobold. Pero dapat nasa likod to eh. Ayan, tanggalin natin kobold. Tapos, ayan, pwede na yan. Okay lang guys, kahit mas mababa sa 18. Tingnan na natin kung effective. O, mukhang healer lang naman siya. So, let's see. Pabilisin lang natin para mapanood natin na malupitan. Rumble natin. Ito guys, yung pambabilis. Ayan. So, para mas mabilis kasi pag-agi nyo mabilis is mas matulin talaga. Mas kayo yung mauunang tumira. Di ba? Okay, drop. Okay, Trent. Ayun, oh, grabe yung sneak, guys. Kita nyo naman. Tumitirada na kagad siya sa likod. So, yan. GG. Napakabilis lang. So, 3-0 na tayo. 3-2, mga kosa. 3-2 na. So, yan. Yan, ganun ulit. Si Pierre, Cerberus. Okay, gagamit tayo ng sneak ulit. Ano pa ba? 24 naman eh. So, pwede ba natin dagdagan? Pero hindi na tayo maglalagay ng tank. Iiwasan natin maglagay ng tank dahil ang dami na natin tank. Ayan, lagay natin to. Si Reyna. Tapos, fourth. Ayan, so sakto 24. So, syempre, sana manalo tayo ulit. Okay, Royal na, Rumble Royal. Skip natin. So, GG siya ulit, mga kosa. So, yun, ganun lang kabilis, mga kosa. So, kailangan lang natin makalima. So, yun, nakaapat na tayo. So, nasa tier na tayo kagad. Keep playing. Last one na lang. Okay, napakahusay natin, mga kosa. Actually guys, nung nag-umpisa ako kanina umaga is hirap na hirap ako. Kasi iba yung quest. So, depende talaga sa quest ninyo kung ano yung ibibigay. So, ngayon napakabilis ng quest natin. Nakakatuwa, napakatulin. Okay na yan, bigay na natin. So, yan, medyo nag-iisip yung ating kalaban, mga kosa. Ayan, kaya guys, gusto ko lang sana invite kayo dun sa page ko. Nagla-livestream tayo dun ng Axie, mga NFT games. Ayan, check nyo po fb.com/renmarktoph. And also, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, mga kosa. Alam nyo naman yan.
Ulitin ko guys, may lalagay ako sa description box referral natin sa Splinterland. Yan guys, baka pwedeng yun ang gamitin yung referral link natin mga kosa, para naman kahit papano is you will return a favor to me. Yan mga kosa, kahit papano. Tapos, syempre, huwag nyo nating skip yung ads mga kosa. Bonus nyo na sa akin yun mga kosa, alam nyo naman yun. So yan, yan. Kaya wait lang natin. Yan. Tapos may ginagawa pa akong community group para sa Splinterland. So abangan-abangan nyo yun. Kaya dapat naka-follow kayo sa akin page. Kasi doon ako mag-update mga kosa. Kaya yan. Chill lang tayo. Grabe, tagal mag-isip ng kalaban natin. Ha. Kulang na lang tayo ng isang win. Para kami makamit kosa yung ating ano, ang daily quest. Okay. After nun guys, after nun daily quest ninyo, pwede na kayo magpataas ng MMR para yung daily grind ninyo, kada win ninyo is malaki rin. So yun, para rin siyang yung mga normal katulad ng Axie, pag mataas yung MMR yung mas malaki yung nakukuha nyo yung SLP. So dito rin, pag mataas yung MMR yung is malaki yung nakukuha nyo yung DEC. And the same time, yun sana... yan, busy tayo nyo ako pag nagla-live ako. Yan, punta kayo sa live stream ko, kamustahan lang. Uy, kosa, musta kosa? Parang ganun-ganun. Yan, big help yon para sa streamer mga kosa. Yan, nagla-live stream tayo doon. Sana mabisita nyo ako. Yan, Aso versus Lava Golem, rumble tayo. So, skip natin. Uy, tayo, uy. Natalo tayo guys. Kala ko panalo na. Nawala pa. Tapos na sana. Ay patay siya. May ka-team tayo. Mukhang malupitan to eh. 29. Palagan natin ng mage. Pwede yan eh. Palagan natin ng mage. Palagan natin ng puro mage yan. Ay hindi pala pwede. Kailangan ko pala maglagay ng sneak. Ayan, lagay tayo isa. Tapos range. Puro range attack tayo. Pataasin natin yung damage ng mga range natin. Uy! Bakit ganun? Magic na ito. Ayan, palag na yan. Tingnan natin kung makakapalag tayo sa fire. Okay, na-drop natin yung isa. Uy, na-drop din tayo. Pero okay lang. Okay, patay siya, GG. So yun guys, natapos na natin yung ating daily quest. So nakumpleto na natin. And sana swerte tayo. Papakita ko sa inyo kung paano mag-claim. Pagka-click nyo ng claim, maglo-loading yan. Lalabas yung 6 na chest. Kasi guys, yan, 6 siya. Hindi kayo na... gumamit ng potion, iisa lang yan mga kosa. So ito yung potion natin, kaya siya na-activate, automatic na siyang activate once na nag-purchase kayo. So yan, 45 DEC, 13 DEC, op, dito tayo, 7, op, 24, so buksan na natin. So yan guys, malas ako. So napakaswerte talaga ng kapatid ko, nakakuha siya kagad ng sobrang agad DEC niya. So nakakuha siya kagad ng 2,000 DEC kanina. So hindi ko siya katulad. So akin na is pang the daily grind ko na lang to mga kosa. So sad to say hindi tayo sunerte. Pero kung swerte kayo guys, instant ROI kagad, or more or less kulang na lang ng konti. Pero isipin nyo guys, mga siguro 1 week. Sigurado, baka sabihin nyo eh, napakamalas ko naman kung buong linggo eh, hindi pa rin ako nakaka-ROI mga kosa. Kaya yun lang, at sana nag-enjoy kayo, and please click that like button, and i-ring nyo na rin yung bell sa
bell dyan sa notification bell. So maraming maraming salamat para na-notify kayo every time na nag-live. Na-notify kayo every time na may upload tayo, mga kosa. Yan guys, maraming maraming salamat. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, mga kosa. Don't skip ads. Yan, bonus nyo na sa akin yung kosa. After that, pwede nyo na gawin ang gusto nyo kasi guys, 22 minutes and 22 hours, okay, bago siya mag-reset. So, that's another 24 hours, bukas na ulit. So, umaga na ulit na natin sisilipin yung bukas. So, yun guys, sana nagustuhan nyo yung video. Please like, share, and follow. Good night, peace.